pinaguro talaga rin ang hulog ng langit. Ako din po yan sa mga senior citizen na napuntahan po namin. Siya po ay walang sawang, nagsiservisyo po sa ating lahat. Kaya, tinatawagan ko na ang tinaguro ang superhero ng mga senior citizens, ang Tubong Maynila, ang nag-iisang Miss Mara Pamundong. Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako finally nakalabas din po ako dahil sa sobrang sakit ng ulo ko po kanina. Maaga ako nagising kaya lang hindi ko po kinaya. Siguro parang migraine siya dahil nga sa puyat, sa pagod po, init. Pero talagang pinilit ko pa rin po na pumunta. Pero inayos ko po muna yung buhok ko kunti. Kasi mapagahan at ako na kagigising lang. Pero maraming salamat po sa inyong lahat dahil binigyan niyo po ng oras na kayo po ay makapunta dito sa ating ULE registration. Alam po ninyo, siguro last year pa po ata ako nakababa dito or basta kulanta po ako dito, gabi na po ata yun. So natutuwa po ako na makabalik dito. Unang-una sa lahat, kung tatanungin po ninyo ako, ang aking pinaglalaban po dito ay karapatan po ng ating mga senior citizen. Yes. Beneficyo po ng ating mga senior citizen dahil nakita nyo naman kung gaano po kayo kasisipag, matyaga, nag-aalaga pa ng apo, naglalaba pa rin, nagluluto, nag-iintindi sa bahay, nag-ahatid sundo sa eskwelahan. Ano ba naman itong programa na dapat malaman po ninyo? Dahil kahit paano, maiibsan po yung nararamdaman ninyong pagod, yung hirap, kapag nalaman nyo po na kayo ay may benepisyo na matatanggap sa ating gobyerno. Na binibigyan na po kayo ng pagpapahalaga, binibigyan na po kayo ng atensyon at pagmamahal. Kaya sino po ba si Mara Tamundong na hindi bababa at makikipaglaban para po sa ating mga senior citizen? Kapalahan naman tayo, darating po sa pagiging senior citizen. Ako rin po darating sa panahon na yan. Pero at least po, yung kabataan ko, yung lakas ko, ibuhos ko po sa pagtulong. Dahil yan naman din po ang itinuro ng ating mga magulang, ng ating mga lolo at lola, itinuro sa eskwelahan na dapat tayo po ay magmahal at magmalasakit sa ating kapwa. At higit sa lahat, kilalanin po natin ang Panginoon na siya pong gabay sa ating lahat, na siya pong nagbigay ng ating damdamin, na siya pong nagbigay ng pagmamahal. Kaya meron tayong puso na nasasaktan, pero kapag masaya, masaya talaga. Ibig sabihin yung damdamin po natin, yan po ay galing sa ating Panginoon. Kaya hindi nyo po maiaalis sa akin na ang pagmamahal ko po para sa ating mga senior citizen ay talaga naman po nandito na sa ating puso. Dahil ako po ay ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila! Baka kahit awatin nila ako, kahit sabihin nila na ma'am, huwag na. E sino po ba? Si Mara Tamundong, naglalakad po ako na walang tsinela sa Onyx, namamaligi sa sapata, siga sa pako. Ano ba naman, sino ba naman akong tatakot sa atin? Tayo po taga rito. Ibig sabihin, yung pagmamahal po na meron ako sa aking katawan, ay dito po nagmula. Kaya hindi naman maiaalis po sa akin na talaga namang maglingkod at magmalasakit. Nakita niyo naman ang init ng panahon. Pero bakit po kayo lumabas? Bakit niyo po gusto malaman? Siyempre, bilang isang magulang, masaya po sa ating pakiramdam na malaman, aba, pinapansin na pala kami ng ating gobyerno. Aba, hindi lamang pala 500 pesos ang katapat namin, kung hindi isang malaking benepisyo po na ibinababa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang 43 billion pesos! Imagine po, 43 billion pesos para sa health insurance sa mga senior citizen. Ang kailangan lamang po magkaroon ng database ang ating mga senior citizen. Bakit po? Alam ko namang hirap na kayong pumirma ng mga forms. Alam ko namang pagod na kayong pamilya. At palagi na lang nagpe-present ng ID. Ano ba naman ito? Sobrang dami ko ng pinirmahan pero walang benepisyo. Pero ito pong database ninyo ang magiging basihan
ng ating gobyerno para malaman kung paano po ba tutulungan ang ating mga senior citizen. Ilan po ba talaga ang mga mukhang bata at junior citizen natin? Ilan po ba ang nangangailangan ng gamot? Ano po ba ang estado? O ano po ba ang kalagayan ng ating mga senior citizen? Kaya kung kayo po ay nakapagparehistro na, malalaman nyo po ito dahil lahat po ng ito ay itinatanong sa online. Na ang makakasagot lamang po nito ay kayo. Kaya naman tayo po ay mayroong ginagawang face-to-face na online registration. Kami po ay nandito para magbigay ng assistance sa ating mga senior citizen dahil hindi naman lahat may cellphone, hindi naman lahat marunong sa internet, hindi naman lahat kaya pang magbasa at mag-load dito sa cellphone. Kaya kami po ay nandito kasama ang aking mga volunteers na sila po ay nagmamahal sa inyo, na gusto pong maglingkod, at bilang isang anak niyo po, gusto rin namin maibalik po lahat ng mga ginawa po ninyong magaganda para sa amin. Ito naman po ay isang pagkakataon na ibinigay sa amin na gusto rin po namin gampanan, lalo na po ako, isa na rin po akong magulang. Alam ko po ang sakripisyo ng mga magulang at ng mga senior citizen po na katulad ninyo. Kaya marahil dapat lamang, ito na rin po yung pagkakataon na tayo naman ay magsilbi po sa mga nakatatanda, sa ating mga senior citizen, sa mga magulang at mga lolo at lola na kahit hirap na maglakad, maghahatid pa sa eskwelahan para lamang makapag-aral ang apo at ang mga anak. Ito po ay isang pagmamahal lamang at pagbabalik po ng utang na loob dahil syempre, kung hindi naman dahil sa mga senior citizen, marahil wala rin pong maratamundong dito sa inyong harapan. Kung hindi rin po sa pagsisikap ng aking mga magulang at pagpapalaki at pag-guide sa akin ng mga lolo at lola, baka naman nandun na po ako sa pako. Baka hanggang ngayon siga pa rin ako. Baka hindi po ako natuto ng magandang asal o magandang kaugalian. Kung hindi po dahil sa inyo, ako po ay nagabayan ng tama. Kaya marapat lamang na gamitin po natin ito sa kabutihan para sa inyong lahat. Kaya congratulations sa ating mga senior citizen. Aba, masaya-masaya kayo dahil ang 43 billion pesos ay ibinaba na po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang kailangan lamang po, magkaroon tayo ng database na kung saan dapat at least mayroong 8 to 9 million po na mga nakarehistro ng mga senior citizen, na kung saan nung ako po ay nag-umpisa sa online registration, nasa 300,000 pa lang po ang mga nakarehistro. Pero ngayon, gusto ko ibalita sa inyo na 5 million na ang mga nakarehistro! Kaya naman naubos na rin po ang aking boses sa isang taon mahigit na po na ipinaglalaban ko ang online registration. Sabi nga nila, ma'am, bakit mo ba ito ginagawa? Nangangamba niya ka ba? Tatakbo ka ba? Kaya siguro ito ginagawa mong paraan. Alam po ninyo, kapag may nagtatanong sa akin, nasasaktan din ako din. Siyempre, may damdamin din po ako. Sa totoo lamang, ako po ay 3 taong bumababa sa bawat barangay. Lahat po ng pagkakataon na pwede ako makatulong, ginagawa ko po. Bakit? Kasi nakita naman natin ang sitwasyon natin. Dumaan tayo sa pandemya, ang hirap po ng buhay. At least, kung ang Panginoon po ay gumawa ng paraan at nabigyan tayo ng pangalawang pagkakataon at meron tayong paraan para makatulong, kailan pa po tayo bababa? Di po ba ang taong nagmamahal, nagmamalasakit at tumutulong, hindi nyo nahihintay ng kinabukasan? E baka naman lahat tayo mawala na sa mundo sa kakapalalabas at tutulong. Siyempre, ito na po yung paraan para maipakita natin mayroon talagang totoong tao po na pwedeng maglingkod po sa atin kahit hindi isang politician, kahit hindi nakaupo, pwedeng maglingkod kahit sino po. Basta bukal sa iyong puso, talaga namang gusto mong maglingkod, siguro wala na pong dahilan para hintayin ko pa ang panahon na ako ay maging isang politiko. E paano po magbukas may mangyari sa akin? Hindi ko na po nagampanan ng pagtulong. Ibig ko sabihin, ang panahon po natin, napakahalaga. Lalo na po sa ngayon, marami tayong nararanasan. Kayo po mga senior citizen ang nagbibigay ng lakas sa akin dahil kung tutuusin ko, ako ay napapagod, sumasakit din po ang likod ko, sumasakit ang balakang ko, inaasid din po ako, nagpapalpitit ako, sumasakit po ang ulo ko. What more pa?
na nasa edad na 60 years old, pataas. Ako po ay 46 years old pa lamang. Pero yung pakiramdam ko po na minsan parang may sakit ka, ito kayo pa po na nagtatrabaho pa. Mas ano po kaya ang kalagayan ng ating mga senior citizen kung hindi po natin bibigyan ng pansin at solusyon ang problema po na dinaranas ng ating mga mahal na mga senior citizen. Kaya naman, ang lakas ko po ay gusto kong ubusin sa pagtulong. At least po, alam ng Panginoon, galing po sa aking puso, ang aking ginagawa ay isang paglilingkod lamang. Haluan man po nila ng politika, maniwala po ba sa akin, wala akong politiko na bumababa ng tatlong taon ng hindi eleksyon. Ako naman po, ginampanan ko ito habang wala pa sanang eleksyon. Kaya lang, hindi ko po namalayan na tatlong taon na po pala ako bumababa dahil siguro nag-e-enjoy din po ako sa pagtulong. Lumalakas din po ang loob ko, lalo na kapag nakikita ko po yung mga katulad ninyo na laging may pag-asa sa buhay kahit na minsan parang nawawala na tayo ng pag-asa kasi araw-araw iniisip natin paano ba tayo makakabayad ng utang. Diyos ko, hanggang ganitong edad may utang pa rin. Pagdating ng gamot, pagdating po ng meral ko na may problema, Diyos ko, magkano kaya babayaran ko? Magkano kaya babayaran ko sa tubig? Ibig ko sabihin, yung araw-araw po tayo na namong problema, pero nakikita ko po kayo na may pag-asa at malakas ang loob at malakas pa ang pangangatawan. Yan po ang dahilan kung bakit pinagpapatuloy ko po ang aking ginagawa. Ibig sabihin po nito, ang Panginoon talaga ay marunong sa lahat. Bibigyan niya po tayo ng mas maraming dahilan, mas malakas na pangangatawan, at mas maraming puso para magmahal po tayo ng ating kampo. Kaya naman, maraming salamat syempre po sa National Commission of Senior Citizen na siya pong katuwang ko at ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na talaga namang hindi nagdalawang isip kung ibinaba po ang 43 billion pesos. Dapat lamang na ito po ay mapunta sa ating mga senior citizen. Kaya kami naman po ay talagang bumukan, nagtsatsaga, bumababa, nagre-rehistro dahil ang gusto ko po yung mga pangalan nyo nandoon po sa mga makakatanggap ng benepisyo. Papayag po ba kayo kung ibang pangalan ang nakalagay? Siyempre hindi! Dapat yan ay matanggap ng ating mga senior citizen. Dapat po ang health insurance na worth 5,000 pesos bawat senior citizen ay matanggap po ninyo. Kaya pagpaumin po ninyo kung makukulit kami na nagkukulit sa mga barangay, kasi nga po gusto ko mailagay po ang pangalan ninyo sa mga benepisyo na matatanggap po ninyo. Kaya sana maunawaan po ninyo sa Manatamundo po ay isang anak nyo lamang na gusto pong maglingkod sa mga magulang na katulad po ninyo. Hindi po ito dahil sa politika. Siguro kaya hindi nila tumitigil sa kakasabi sa akin na politika. Mahirap talaga pag medyo may itsura ka. Talaga, pinag-iisipan ko maganda. Kaya lang, ang sa akin po, yung ginagawa ko, mahalaga po ito. Dahil ako po, gusto kong makatulong sa aking mga magulang. At the same time, pagdating po ng panahon, makikinabang naman din po ako dito. At least, kahit paano po, di ba, kahit wala tayong ipon, yung makita mo lang yung pangalan mo na nakalista sa mga makakatanggap ng benepisyo, ang mabuhay pa pala ako dahil, kasi ay lumalakad yung ano. Buhay pa pala ako dahil kasi lumalakad pa itong aking podium. So, yan lang naman po ang gusto kong ipaalam sa inyo na tayo po ay Pilipino. Tayo po ay marapat lamang magbigay ng paglilingkod. Marapat lamang na mahalin po natin ang ating kapwa. At higit sa lahat, marapat lamang na tulungan po natin ang ating mga senior citizen. Palakpakan po natin! Baka syempre, yung matagaptak na yung mga pawi, sabi na ko, si madam parang hindi pinapawisan. Akala nyo lang po yung may sapin po ako sa likod na lampin. Kasi parang bata. Pero sana po, itong aawitin ko na kahit paano makapagbigay po sa inyo ng totoong pagmamahal ni Manatamundo. Na kahit na anumang oras, mainitan man po tayo ang mahalaga, tayo po ay buhay, binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, kailangan gampanan po natin ito at gawin po natin sa kabutihan. Kaya itong aawitin ko po,
kahit paus na po ako, sana pumasok, ano? Ayan. Sige na, mamaya, papayan na ng mga braso natin. Kakapaypay natin. Ako, sandali po, parang bumibigay na naman pong ano ko.